awa ang pagpapala ng Diyos ay sumang ating lahat. Tayo po ngayon ay narito sa Salitang Law, ang pagninilay sa salita ng Diyos na nagbibigay tanglaw sa ating buhay. At ang ebanghelyo po na ating pagninilayan ngayon ay hango sa ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 13, mga talata 1 hanggang 15. Sa atin pong ebanghelyo ay sinasalaysay ni San Juan na alam na ng Panginoon na siya ang anak ng Diyos at na ipagkaloob na sa kanya ang lahat ng bagay. Alam din niya na ipagkakanulo siya ni Judas. Mga minamahal na kapatid, mukha pong mahirap iyon sa parte ng ating Panginoon bilang tao. Sapagkat si Judas po, kasama niya sa loob ng 3 taon, kasama niyang kumain, kasama niyang maglakbay, kasama niya sa pagtulog, kasama sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa. Subalit sa huli, si Judas pala ay magkakanulo sa kanya. Subalit, naroon sa Panginoon ang tunay na pagpapakita ng kanyang pagmamahal at iyon ang laman ng kanyang puso. Sapagkat kahit po ganoon ang kanyang nalaman, hindi niya ipinakita kay Judas ang bagay na iyon. Hindi siya nagalit, hindi siya nagpakita ng kahit anong bagay na kung saan ay ikasasakit ng damdamin ni Judas. Sapagkat ang pusong nagmamahal ay walang iba kung hindi ang pusong nagpapapakumbaba. Mga minamahal na kapatid, ang kasunod po noon ay walang iba kung hindi ang sabi ni San Juan, tumayo ang Panginoon at inalis ang kanyang kasuotan at nagbigkis ng tuwalya at hinugasan ang paa ng kanyang mga alagad. Ang paghuhugas ng paa sa kultura ng mga Israelita ay isang napakababang uri sapagkat iyon ay gawain ng isang alipin. Subalit alam ng Diyos na siya, alam ni Kristo na siya ay anak ng Diyos. Alam niya kung gaano siya kataas. Subalit hindi ang kanyang pagkakaalam sa kanyang sarili o ang kanyang dinadala o ang kanyang kapangyarihan ang maglalayo sa tao. Manapay kung ano ang nasa kanya ay ginamit niya upang ang mga alagad niya ay magkaroon ng halimbawa na mula sa kanya. Sapagkat ang sa bandang huli ng Ebanghelyo ay sinabi ni San Juan ang ganito, ginawa ko ang mga bagay na iyon upang kayo ay magkaroon ng halimbawa na dapat tularan. Mga minamahal na kapatid, kung ang paghuhugas ng paa ay sumasagisag ng pagpapakumbaba at paglilingkod sa tao, ito rin ang hinihiling marahil sa atin ng ating Panginoon upang maipakita natin na tayo ay kanyang tagapaglingkod. Anuman ang mangyari, naroroon at ninanais ng Diyos na kung tayo ay sumusunod sa Kanya, ganun din ang ating magiging isipan, ganun din ang ating gagawin, sapagkat yun ay pagpapakita na tayo ay tunay na alagad ng ating Panginoon. Kaya nga sa puntong ito ng ating pagninilay, napakaganda nating titingnan ang bagay na ito. Sapagkat ngayon tayo'y magdiriwang o makikinig ng Ebanghelyo na ito rin po ay ang babasahin at pagkatapos ay maghuhugas ng paa ang pare at mayroong mga huhugasan ang paa. Pagpapakita iyon ng pagpapakumbaba na nagsisilbing daan upang makapaglingkod ng tunay ang tao sa kanyang kapwa. Kaya harinawa, naroon sa atin ang isang pusong tapat na marunong maglingkod, ang isang pusong tapat na nakatuon sa ating Panginoon, ang isang pusong tapat na kung saan ay ninanais nating gayahin ang ating Panginoon. Harinawa, mawala ang ating kataasan sapagkat tayo'y mananampalataya at wala tayong ibang sinusundan kundi ang Diyos na nagkaroon ng kapakumbabaan sa kanyang buhay. Maalis sana sa pamamagitan ng paggabay ng Banal na Espiritu ang lahat ng mga bagay na kung saan ay tumatalo sa atin upang tayo ay makapaglingkod ng maayos sa Diyos. Narito na tayo, tagapaglingkod na ng Diyos, marahil ang kulang na lamang ay ating linisin ang ating intensyon, linisin ang ating ginugusto, linisin ang ating puso upang maipakita ang tunay at tapat na paglilingkod sa ating Panginoon.